lipatan na, superstar setter, tawid bakod, champion team, mabubuwag, issue ng sahod, may men's version din. Pero huwag yan, nag-fiyad sa kalimutang mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Di pa man natatapos ang conference ng PVL, aba maugong na ngayon sa social media ang mga lipatan ng mga players para sa susunod na season. Well, di naman na siguro yan bago sa inyo mga ka-VHS dahil kung tutusin, taon-taon na natin itong nasasaksihan sa mga player na sila'y mag-trip to Jerusalem at maglipat ng bagong kapanan. Di rin naman ito maiwasan gayong sila'y mga professional players na and di naman siguro natin sila masisisi kung may mataas na offer sa kanila sa kabila at mas masaya sila roon. Ganyan ang buhay pro player na dapat natanggapin ng mga fans nila. Sino ba ito mga tinutukoy na magsisilipatan? Well, di umano may isang setter sa isang team ang lilisa na umano sa kanyang kapanan. O mga ka-V-heads, napakalaking clue na ng setter na ito. Well, kakaunti lamang ang setter na sa Pinas na dinudumog ng fans dahil di umano ang setter na ito ay may malaking fan base at posibleng magsilipatan rin ang kanyang mga fans pag natuloy ang pag-over na bakod nito. Maaaring ang nasa isip niyo ang nasa isip ko din, pero hula-hula muna kayo dahil malayo pa ang bagong taon bago magkaroon ng kalinawan nito. Bukod pa yan sa di umano bagong player na papasok sa liga, posibleng mula ito sa collegiate scene na magpapakitang gilas naman na sa pro scene. Ang biggest clue, di umano, beauty itong si ate. At panghuli ang siguro pinakagigimbal sa 2024, ang pagsulot umano ng mga koponan sa dalawang superstar players ng isang team. At take note, di lang sila basta-bastang team, kundi champion team din. Siyempre, mabibilang lang natin ang mga champion teams rito in recent days. May it be Cheritigo, F2 Logistics, o baka naman Creamline. Posibleng isa sa tatlong ito ang tinutukoy kung saan may biggest possibility nga talaga na magulo ang team na ito kung matuloy ang paglipat ng dalawang stars. Posible rin na matagal na itong niluluto, pero maaaring sa 2024 pa lang, mamumunga at may isa sa katuparan. Tatlong bigatin at competitive na teams umano ang makikipag-agawan sa dalawang superstar na ito na magiging game changer. Marahil for the next season kung matuloy. Marami pang lipatan serye ang for sure magaganapan mga ka-VEDs lalo na pagkatapos ng conference na ito. Dahil usually bago ang contract expiration sa December 31 ay gumagalaw na internally ang mga scouts at team managers upang manulot ng player. At pagpasok ng 2024, dito na magkakaroon ng linawan at lipatan at posibleng pirmahan for a fresh contract. Yan ang ating aabangan. Samantala, dumako naman tayo sa men's volleyball. Tila may Jerf Floor 2.0 version nga din daw ang Spikers Turf. Dahil di umano, tila may isang team roon ang tila nagpaparanas ng tulad sa Jerf Floor na kung saan nagigipit ang players nito sa sweldo at pagkain. Sa katunayan, umeere na ng hinaing ang mga players nito sa social media kung saan makikita naman natin kung sino-sino ito para sa kanilang koponan. Bukod pa yan sa tila nakakasakit ng pusong post-game interview noon ng isa sa kanilang mga players kung saan tila nagmamakaawa at pinapasalamatan nito ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagkain o sa kanila ng pagkain. Naikinataas ng kilay ng mga fans dahil ibig sabihin ba noon di sila inaalagaan ng kanilang koponan? Kasama pa umano dyan ang tila delayed rin na pasahod sa mas ikinadismaya ng players lalo pa man din maraming matataas na kalibing players ang kinukuha ng koponan ito pero mistulan di ata na sa swelduhan. Kaya talagang para sa mga league organizers dapat nang mas maging mahigpit sa mga koponang pumapasok sa liga nyo at dapat rin maayos na ang sigalot na ito. So, dito ang VNCK4 Supporters Channel. Please subscribe to the notification bell to update it only coming videos.